Magandang gabi sa inyong lahat, mga anak ko. Welcome to my YouTube channel. Meron lang po akong ipapakiusap. Kayo po ay tinuring ko ng pamilya ko. Kayo lahat ay tinuring ko ng mga anak ko. Meron lang po sana akong ipapakiusap na sana yung mga hindi po involved na huwag nyo na pong pag-fiestahan sa social media kung ano man ang issue ngayon. Kasi sobra rin po akong nasasaktan. Wala po akong itulak kabigin. Kasi lahat po sila mahalaga sa akin at lahat po sila mahal ko sa buhay. Parehas, lahat sila tinurong ko ng mga anak ko. At lahat kayo mga anak ko. Kaya sana kung ano man po ang issue huwag na pong makisaw-saw pa ang iba, nakikiusap lang po ako at kami po pag-uusapan po namin ito na sana maayos po ang lahat nang wala na pong kaguluhan, na gusto ko maging intact tayo sa lahat, wala na pong gulo. Tao lang din po tayo na nagkakamali at lahat tayo nga, sabi ko, hindi tayo perfectong tao. Ako po ay nalulungkot sa nangyayari sa ngayon dahil lahat sila mahal ko sa buhay ang involved dito sa issue na to. Kaya ako po ay gusto ko nang magsalita. Dalawang araw akong nanahimik, nag-isip-isip. Pero kailangan ko siguro munang magsalita na rin. Na sana wag nang pagpiestahan po. At unang-una po nagpunta po talaga sa akin si Sir Andaya kahapon. Lakas po ng ulan, kalakasan po ng ulan. Nagpunta siya rito sa bahay at pagdating niya nang makita niya ako, inakap niya ako nang naipit. Umiyak siya ng talagang totoong iyak. Magulgul siya, inakap niya ako, magulgul siya, umiiyak talaga siya. At humingi siya ng sorry sa akin, humingi siya ng kapatawaran. At kung meron man siyang mga taong nasaktan, inihingi niya na ng kapatawaran yun. Kaya sana naman, tao lang din siya, nagkamali. Huwag na po nating pagpiestahan. Kasi nalulungkot po ako at nasasaktan. Dahil lahat sila mahal ko. Wala akong itulak kabigin isa man sa kanila. Lahat kayo, tinuring ko ng pamilya ko, anak ko. Kaya sana magkabibigis na lang po tayo at kung may nagkakamali man, tao lang po tayo at hindi tayo perfecto. At hindi naman siguro kabawasan sa atin ang tayo'y magpatawad sa taong nagkakamali at huwag nang paulit-ulit pang pagpiestahan. Hayaan nating manahimik na lang tayo. Tama na po yun. At hayaan yung kami na lang ang mag-resolve ng mga problemang to. Hayaan yung nandito naman po ako bilang tumatayong nanay nila para ako po ayusin ko lahat ng problemang to. Dahil ayoko po ng gulo hanggat maaari magkabibigkis pa rin po tayo. At sabi ko nga, nagpunta siya dito para humingi ng sorry, humingi ng tawad. Kung may nagawa man siyang mali, iyan siya ay tao lang din naman na nagkakamali. At marami rin siyang pinaliwanag sa akin sa side niya. At doon naman sa mga taong involved na nasaktan niya, hinihingi niya rin ng kapatawaran na. Humingi na siya ng kapatawaran na sa kanya hindi niya akalain na siguro hindi niya sukat akalain na mangyayari ito. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo, di natin alam kung anong gagawin natin sa buhay. Kaya sana po, patawarin na lang po natin sa kung anuman maling nagawa niya. At tayo po magsama-sama at magkaisa na lang po para tayo ay magkabibigkis at ihinto na po lahat ang issue na yan. Hayaan yung kami mag-solve sa problema na to.
At walang imposible, walang gulong hindi natusolusyonan po. Pag lahat po eh, nagsama-sama, lahat po yan matusolusyonan. Walang imposible po kay God. Kaya hiningi ko po sa inyong lahat, mga anak, magkabibigkis na lang po tayo. At kung ang tao man nagkasala, eh, tao lang din po siya na nagkakamali, patawarin po natin. At yun naman po, eh, lahat naman po tayo nagkakasala at nagkakamali. Importante doon, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at pagkakasala. Yun po yun. Kaya sana sa mga tao dyan, tigilan nyo na po at tapusin na po itong issue na to. Ako na po nakikiusap sa inyong lahat, mga anak. Dahil wala po akong itulak kabigin sa inyong lahat, dahil mahal ko po kayong lahat. Lahat kayo tinuring ko ng pamilya ko. Yun lang po ang pakiusap ko. Huwag na natin itong palakihin. At sana matapos to ng ayos-ayos, ng maayos. Bukas po darating si Ryan dito sa amin. Sana po maging maganda na lang lahat ang takbo. At tulungan na lang din natin na makabangon siya at makapagsimula. At siya ay tulungan din natin siya na magkaroon din dun sa pangarap niya, na matulong din sa pamilya niya. Suportahan na lang din po natin siya. Lahat po natin suportahan. Para lahat po eh, gumanda pare-parehas ang buhay at na magkaroon din sila ng mga tanap buhay at nang makatulong din sila sa kanilang pamilya. Dahil alam ko si Ryan talaga siya ay nagpunta rito sa Manila dahil gusto niya, may mga pangarap siya para sa pamilya niya. At isa pa nga po, may sakit yung kapatid niya, kailangan niya po talaga na kumita. Eh, dati na po siyang artista, si Ryan. Kaya lang, nung nag-pandemic nga po, siyempre, hindi pa naman siya gaanong kasikatan dahil pa-extra-extra pa lang din naman siya, eh, natigil nga po yung kanyang pangarap ng pag-aartista. Pero marami na po siyang pelikulang nasalihan. Kaya lang, nitong ang pandemic nga po, eh, nawala ang career dahil nga sa pandemic, eh yun na nga, napunta siya kay Sir Andaya para umasa siya, natutulungan siya at nangako nga rin niya siyang tutulungan, kaya umasa yung bata. Kaya kung ano man po ang nangyari, huwag na natin pong palakihin at hayaan yung kami na lang po ang lumutas. Kami na lang po lahat. Huwag na kasi po eh, ang dami na pong naglalabasan, yung mga hindi naman kasama, mga nagbablog na. Aya, huwag nyo na lang. Ako na po nakikiusap. Huwag na po kayo munang makisali. Hayaan yung masolve namin to na nakaupo. Uupuan po namin to para masolusyonan po ang problema. At isa pa, alam nyo yan, malapit sa puso ko si Andaya. Kaya sabi ko nga, hindi ko pwedeng kahit anak ko pa, pag mali, mali ay mali. Pero tinanggap naman niya yung pagkakamali niya at humingi naman niya siya sa akin ng sorry at sa mga taong nasa gasaan niya. Humingi siya ng kapatawaran, na tao lang din naman siya na nagkakamali. Pero marami rin din siyang pinaliwanag sa akin na ayaan mong kami na lang ang mag-usap-usap doon. Hindi na dapat sabihin ko pa, kami-kami na lang. Alam ko na walang imposible kay God. Pagka talaga pinag-usapan ng maayos, pasasaan ba't maayos lahat ang problema ko. Yan lang po ang hinihiling ko na sana po, tama na, huwag nang pagpiestahan. At yung tao naman po, sinabi na nga na tao lang din naman siya, lahat tayo. Walang isa man sa atin na hindi nagkakamali. At siguro, intindi na lang din natin siya na bakla nga siya, dala na lang din ng pangangailangan niya, kaya nagawa niya rin yun. Si Ryan naman siguro, kapit din sa patalim dahil pinangakuan din siguro siya, natutulungan,
At na-realize niya siguro later na pwersahan na, hindi na tama. Kaya napilitan na lang siyang umalis. Kaya ang masasabi ko na lang po rito, ngayon na lumabas na lahat at tumingi na si Andaya sa akin ng sorry sa lahat ng pagkakamali niya. Sir Vinny, saludo po ako sa iyo kahit papano. Pumunta ka sa bahay ko kahit ang lakas po ng ulan, pumunta ka rito at damang-dama ko po ang paghingi mo ng sorry. At ako po napakadalay po pong magpatawad. Dahil Diyos nga nagpapatawad. Tao ka po papaya di magpatawad. Kaya sa mga tao po, hinihiling ko po na sana tama na po. Huwag na po nating pagpiestaan. Ayaan niyo pong kami na lang ang mag-solve ng problema na to. Dahil bukas po darating si Ryan, tutuloy siya dito sa bahay at pag-uusapan niya po namin ang paupo na lang nang hindi na pagpiestaan. Kami-kami na lang po ang mag-solve ng mga problema. Huwag na po kayong makiisa pa para at least pagka kasi tahimik ng lahat at napag-usapan na po ng paupo ito, tapos na po yun. Mag-move on tayong lahat at magpanibagong buhay ulit tayong tatahakin. At about naman kay Ryan, sana po suportahan na lang din po natin siya, tulungan natin siya na makabangon at sana matupad din yung pangarap niya para sa pamilya niya, lalo't may sakit yung kanyang kapatid. Kailangan niya rin po ang tulong natin. Yun na lang po ang masasabi ko sa inyong lahat, mga anak ko. Hindi kabawasan sa ating pagkatao ang lagi tayo nagpapakumbaba at nagpapakababa. Huwag tayong maging mataas at lahat naman tayo ay tao lamang na hindi lahat tama ang ginagawa. Lahat tayo nagkakamali. Kaya sa akin po, nakikiusap po ako sa inyong lahat, mga anak ko. Lahat kayo, dahil mahal ko kayong lahat, pinamilya, tinuring ko na kayong pamilya ko. Na kahit sino man sa inyo ay hindi ko papayagang maapi at hindi ko rin papayagang mangapi. Diba po? Basta kailangan po pag mali, mali. At importante doon, tinanggap mo'y pagkakamali at taus-puso kang pinakita mo'y pagkakamali mo, tumingi ka ng sorry, tama na po. Tama na po. Huwag na nating pagpiestahan pa po. At hinihingi na po ang kapatawaran sa inyong lahat na mga nasagasaan niya. Damang-dama ko po yung pagkanyang paghingi ng sorry. Iyak po siya ng iyak at galakasan po talaga ng ulan nang dumating siya dito sa bahay. Damang-dama ko po yung kanyang paghingi ng sorry. Kaya ako na lang po nagsasalita. In behalf of Benny Andaya, ako na po ang nagsasalita sa inyo. Kasi alam nyo naman kung gaano ka-close namin ni Benny Andaya. At bilang ina, ang magulang lagi nakandang magpatawad. Dahil kayo ay hindi ko, kahit sa inyo man, sino man nagkasala sa inyong lahat, mga anak ko. Kahit kaano pa pakabigat. Pag tinanggap nyo pagkakamali nyo, at kayo ay humingi ng sorry, eh dapat patawarin at bigyan ng pagkakataon. Dahil tayo ay tao lamang na nagkakamali. Minsan, marami rin tayong ginagawang akala natin ay tama. At ano na lang, unawain na lang natin si Sir Benny na siya ay bakla. Dala na lang din na siguro ng kabaklaan ng pangangailangan niya. Natokso rin siya. Yun lang po, tao lang po siya. Isipin na lang po natin na lahat tayo po ay nagkakamali. Kaya sa inyong lahat, mga anak, pakiusap. Huwag na nating pagpiestahan at hayaan nyo na lang na kami po ang mag-ayos nito ng paupo, ng tahimik para tayo maging happy-happy. Maging happy family, happy big family. Yun po lang, mga anak ko. Bukas po,
baka mag-live po ako. Para, pero masaya na. Masaya na ang ba-vlog ko. Magsasayawan kami para i-welcome namin si Ryan dito sa bahay. Kailangan niya yung puro saya lang. Kailangan niya, parang ako, dahil sa pinagdadaanan ko, isang linggo pa lang kong kalilibing ng anak ko, na pag nasa kwarto po ako, di ko maiwasan iyak ng iyak. Kaya lumalabas ako para gusto ko may kausap. Siguro ganun din si Ryan, kailangan niya rin ng kausap. At ganun din siguro si Sir Benny, dahil nasa hot seat siya, siyang nasa hot seat. Kailangan niya rin siguro ng kausap, ng pangunawa na tao lang na nagkakamali. Kaya huwag natin pare-parehas husgahan dahil tayo po ay tao lamang. Isipin natin na ang Diyos ay nagpapatawad. Gaano man kalaking kasalanan ng kanyang mga anak, nakandang magpatawad ang ating Panginoon. Tayo pa kaya na nilalang lang po niya. Yun lang po laging isipin natin. Lagi tayong handang magpatawad sa mga taong nagkakamali, lalo't humihingi na naman na ng kapatawaran. Sa mga nakakaunawa po, marami pong salamat sa inyong lahat, mga anak ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Alam nyo, siguro, baka isipin nyo, sa salita ko lang yun, hindi po. Bukal po sa kaluuban ko yung bukal po sa puso ko yung kayo ay mahal ko na at itinuring ko ng pamilya ko. Kaya ayokong may nasasaktan sa isa man sa inyo dahil masakit po sa isang ina yun. Totoo po yun. Mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga anak. At sana po huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at saka mag-share, mag-likes at lagi niyo pong pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Lagi niyong mapanood. At inuulit ko po kung ano man po ang revenue kong matatanggap dito, yan po ay hindi sa pansarili ko po. Ito po ay ibinukod ko para lahat ng matatanggap po rito ay isishare ko po sa lahat ng mataong nangangailangan at dito nga po sa Team Abot Kamay. Dito po namin. Tinayo namin po to para marami po kaming maabot na mga kamay na matulungan. At sana po tulungan nyo rin po kami para marami po tayong kamay na maabot. Para marami tayong matulungan talaga sa panahon ngayon po. Napakarami po talaga. Marami pong salamat sa inyong lahat mga anak. At God bless na lang po sa inyong lahat. Lagi po kayo mag-iingat. At sana happy-happy po kayo tayo lahat sa meet and greet natin. 6 days more to go. 6 na araw na lang po. Excited na po tayong lahat. Kaya doon po tayo mag-focus sa masasayang araw. Masasayang bagay. Huwag po tayo mag-focus sa malulungkot. Maging happy lang po tayo lagi araw-araw. Ako po, sabi ko nga pa sa inyo, 1 linggo pa lang po yung aking anak, kung gaano kasakit ang mawala ng isang anak, lalo't napakabait po. Dinala ko ng 9 buwan, pinalaki ko ng 1 taon, gaano po kasakit. Yan na po ang pinakasamasakit sa isang ina, ang mamaalam ang isang anak. Na alam mong di na babalik. Pero nagpapakatatag po ako sa inyo. Nagpapakatatag po ako dahil po sa inyong lahat mga anak ko. Sabi nga, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Ito na pinakamasakit na nararamdaman sa isang ina, ang mamaalam ang anak. Pero ginagawa ko po ang tungkulin ko para sa inyong lahat mga anak ko dahil mahal ko kayong lahat. Gusto ko kayong mapasaya lahat. Inuulit ko po, mahal ko kayong lahat at kita-kita lang po tayo sa meet and greet natin. 6 na araw na lang po. God bless po sa inyong lahat. Ingat and bye-bye! Love you all!